gabi, mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa ating online sambang gabi. Salamat sa Panginoon na pwede tayong mag-share ng testimony ng ating mga kapatiran kung saan pinakikita natin ang kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Sinasabi po sa Ephesians 2:8 and 9, "For by grace you have been saved through faith. It is not your own doing, it is a gift of God, not of works, so that no one will boast." So ang salvation po natin, ang kaligtasan natin mga kapatid ay regalo ng Diyos sa atin sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus. Isa po sa tumanggap ng regalong ito ay si Brother Orly Acopio. Siya po ay active member ng Jewels FM at patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Hello Brother Orly! Hello, sa salita, magandang gabi. Salamat sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa akin dahil gusto ko rin pong may bahagi ang kung paano pa ako naligtas at nakatanggap ng biyayang kaligtasan mula sa ating Panginoon. Okay. Unang-una, Brother Orly, ang tanong ko sa iyo, kailan at paano mo nakilala ang ating Panginoong Jesus? Kailan mo siya tinanggap as your personal Lord and Savior? Way back 1985, marahil. Siguro, hindi ko na ma-estimate kung ano yung eksaktong date dahil siguro dahil sa matagal na, pero summertime. Mm-hmm. Pero before that, ako ay nung nag-aaral sa TIP, naalala ko, merong dalawang kabataan na nag-share sila, nag-uusap sila patungkol sa salita ng Panginoon. At nung naririnig ko yan, parang init na init ako. Hindi ko maintindihan sarili ko. Sabi ko, ako pa pinariringan ito? Parang ganun eh. Parang, para sa akin ba yan? Pero syempre, defensive ako dahil alam ko, yung kinagisnan ko na pagkakilala, pagkaalam, eh, yun yung tama. Pero, sa panahong yon, marahil ay kumikilos na rin ang Panginoon sa buhay ko. Pero, dahil nga, binata ka na, parang feeling mo, gusto mo na mag-explore. So, dyan, pumapasok na yung may mga inuman. Bagamat hindi ako lasigero, pero uminom din talaga ako. Yan, sigarilyo. Napatikim pa ako ng marijuana. That time na yun. At tapos, syempre, barkadahan, umiinom. Tapos yung mga salita namin, eh, dahil nga marikina, parang sinasabi nila na bulaklak to ng, ano, ng bibig. Bulaklak. Chicharon bulaklak. So, ganun ang nangyayari. No? At, sa kabutihan ng Panginoon, dahil nga ako ay isang recipient din, member ako ng Norwegian Missionary Alliance, which is ang kanilang layunin ay tulungan ka financially doon sa pag-aaral mo dahil mahirap lang tayo at hindi kayang magpa-aral ng aking mga magulang. So tumutulong sila, hindi naman 100%. Siguro, malaking bagay na rin dahil kung 50% ng tuition fees ay nagagaling sa kanila, malaking bagay na. At isa sa mga layunin din nila ay parang maisulong nila yung kabutihan ng Panginoon, yung sharing o yung salvation. So, that time ay meron kami pinupuntahan na chapel dito sa Marikina din. After the meeting doon sa ano sa Norwegian Missionary Alliance, which is in Parang. Pag Sunday, pinipilit kaming pumunta sa isang chapel. So napupunta naman kami, pero curiosity lang, hindi pa talaga. Pero one time, nagkaroon ng camp. At itong camp na ito ay sponsored ng missionaries. So, dinala kami sa isang lugar, somewhere in Bulacan, naalala ko farm, maraming mga puno ng mangga at halaman. At iyon, tatlong gabi kami yata roon at apat na araw. So medyo may katagalan.
Ngayon, ang nangyari sa akin during the time ay siguro mga 2 gabi na, na merong service lagi sa gabi na parating nag-aanyaya yung pastor ng salvation. Nagkakaroon ng service, kung anong mga activities. So after noon, may tinatawag silang altar call. So tinatanong, sino ba ang tatanggap sa Panginoon sa bilang Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay. Pero ako ay hesitant ako. Talagang nire-reject ko. Sabi ko, eh tama naman ako. Kumbaga, wala akong kasalanan sa ano sa ibang tao. Pero dumating yung point na nagkaroon ako ng sakit. Matinding sakit ng tiyan. At lumapit na ako sa aming ano sa mga kuya-kuya, yung mga leader sa isang ano namin tinatawag din na ate. So sabi nila walang ano, walang gamot. So sabi ko, Lord, eh paano to? Parang gano'n na, doon na nagsisimula na doon na nag-work yung ano ng Panginoon sa akin. Pero that time, sabi ko, sige. Kung totoo kang Diyos, magpakilala ka. Parang gano'n, eh, hinamon ko na siya eh. Sabi ko, isusuko ko buhay ko sa iyo lahat. Lahat ng mga gawi, lahat ng mga salita, kung gano'n, eh isusuko ko sa iyo. Talagang kikilalanin kita bilang Panginoon at tagpagligtas. Kaya lang, pagalingin mo yung tiyan ko. Ah, ganon, ganon. Meron akong ano eh, meron akong demand eh. Na sa Panginoon, sabi ko, kung totoo ka, pagalingin mo ako. Isang gabi, uli, na may altar call. At nung gabing yon hanggang kinabukasan, gumaling ako. Nawala yung sakit ng tiyan ko. Wala akong ininom na gamot. At sinabi ko na lang, ay, salamat Lord. Pinagaling mo na ako. Parang tumatawag-tawag na rin ako. Ngayon, yung nagkaroon ng service na naman ng gabi, nagkaroon na naman ng artal ko. Eh, sakit ka. Para nagpaalala sa akin ng Panginoon, di ba, Ordi, nangako ka? Pag pinagaling kita, tatanggapin mo ko bilang Panginoon at tagapagligtas at susunod ka. So, yun na yung time na naalala ko. Ay, oo nga pala, Lord. So, sabi ko, nung tumawag yung pastor kung sino yung tatanggap sa kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, isa na ako doon. Amen. Mula doon sa kinatatayuan ko sa likod, talagang boldly lumapit ako sa harapan at ipinanalangin ako at tinanggap ko talaga ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas. That was 1985. Somewhere, summer time yun eh. It's either na April o Mayo. Basta mga gano'n. Hindi ko lang ma-recall kung anong date. Pero simula noon, yun. Yun na yung nung tinanggap ko siya. Ito na. Ito na si Brother Orly. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Sinofen ang puso mo para yes, tanggapin siya, talaga. Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Brother Orly, mahaba-habang panahon yes na rin, ano? Mala na maging Christian ka. Ano-ano yung mga pagbabago na napansin mo no, sa iyong buhay? Ano yung mga pagbabagong napansin mo sa iyong buhay mula nung magiging Christian ka? At ano-ano naman yung mga blessings na natanggap mo mula sa Panginoon? Ay, nako, ang dami. Maraming pagbabago, marami ring sablay. Una, siguro, tingnan natin kung paano ako binago. Sabi ko nga doon sa Panginoon, sabi ko, Lord, pag hinipo mo ako, pinagaling mo ako, yung lahat ng mga bagay na yon, yung pagmumura, pagsisinungaling, sinungaling din tayo eh. Lahat ng mga bagay na yun, pag-iinom, pag-sigarilyo, lahat yon, sabi ko, Lord, susuko ko na sa'yo. At iyon ay ano, nakita yan ng mga kaibigan ko sa bahay. At naalala ko nga, no, pag may bisita sa bahay, hindi siya makakaalis hanggang di ko sinisyaran eh. Ay, ganun kainit noong panahon na yon, no? Ang init talaga. Now,
Sa ibang mga bagay na pwede kong masabi, mula nung tinago ko po siya from 1985 at hanggang ngayon, hindi ko naman masasabi na smooth sailing yung aking pagiging Christian. Dumaan din tayo sa mga pagsubok, dumaan din tayo sa maraming samot-saring problema. Kuminsan nga, ano eh, sabi ko, Lord, ito na ba yung buhay talaga? No? Siyempre, binata ka noon, tapos nagkapamilya ka. Nung ako ay nagkapamilya na, nagkaroon kami ng anak ni Sister Cora, ang trabaho ko noon ay pumupunta ako sa iba-ibang lugar. Naikot ko na halos ang buong Pilipinas. From Luzon, Visayas, Mindanao. Ang trabaho ko noon ay ahente ng sapatos. So, yun yung ano, yun yung kung bakit ako napupunta sa ibang mga lugar. Ngayon, isa sa mga bagay na nakikita rin nila sa akin ay syempre mga ahente pupunta sa isang ano, sa isang lugar, magiinuman, pag-uwi niyan, may misa sila, bar, pupunta sila sa ganon. So ako, pinakatawanan ko na hindi ako pwede sumama sa kanila. Sabi ko, Kristiyano ako. Kaya nung una, nung makilala nila akong ganun, niyayaya nila ako. Pero nung sinabi ko, hindi ako pwede dyan, Kristiyano ako. So mula noon, naiintindihan ni nila ako. Kumbaga, hindi, nasama si Orly. Iba yan eh. Parang gano'n na lang. Amen, amen. So, ang buhay na ito ay kay Kristo. Hindi pwedeng kay Kristo eh kasama ang sanlibutan sa mga bagay nito. Sabi ko, eh, binago na ako ng Panginoon. Kaya nung time na yon, ipinaglalaban ko talaga si Kristo. One time nung bago akong mananampalataya, ilalayan ni ano eh, alam ni Brother Boy yung buhay ko. Dahil magkapit-bahay lang kami. After ng salvation ko, siya yung na-meet ko kaagad. Sabi niya, Brad, mamaya may prayer meeting. Prayer meeting agad. So sabi niya, sama ka. Sige, sabi ko, sama ako. Alam mo yung prayer meeting na yun, yung unang prayer meeting, naalala ko pa noon. Yun yung gabi na nagkaroon ng water baptism. Nagpabaptize ako doon sa chapel. Pastor Papa, under Pastor Papa pa noon. Oo. Naalala mo yun, doon sa likod nung, ano, nung pulpit, yes. Merong maliit na baptismal, ano doon, pool. Baptistry, Yeah, baptistry. Doon ako nabautismal. At mula noon, ay tuloy-tuloy na. At sabi ko nga, hindi ganun ka-smooth yung buhay kasi nung maging Kristiyano ako, number one persecutor sa akin, pamilya. May pagkakataon na yung mga damit ko, eh, nabanggit na rito ni Pastor Roger, minsan, damit ko, ilalabas na. Dahil linaw pa uwiin. Galing ang prayer meeting eh. Ganon ka, ano, ganon. Kaya ipinaglaban ko talaga si ang ating Panginoon. At ngayon, nakita ko naman sa aking mga magulang, sa aking mga kapatid, well, narespeto nila ako. Bagamat hindi pa rin sila mananampalataya, pero makikita nga, eh, gusto ko, maging tagasunod din sila ng Panginoon. Pero, sabi ko, Lord, eh, hindi naman ako nagliligtas. Yes. Ang akin lang is prayer for them. At narespeto na nila. Natanggap na nila ako bilang si Brother Orly. So, Brother Orly, siguro ang dami ding blessings na natanggap mo from the Lord. Ano? Yes, ang dami. Una, syempre, yung tatlo naming mga anak na mga gwapo. masasabi kong blessed din kasi sabi ko nga nung misan, iba-iba ang paggalaw at pagkilos ng Panginoon sa buhay mo. Yung magkaroon ako ng ito, yung binigyan ako ng Panginoon ng glass aluminum, yung Artek. Doon ko nakita na iba yung blessing ng Panginoon.
Naalala ko, sabi ko, kung isa kang negosyante at gusto mo magtayo, kailanganin mo ng puhunan. Si Prado Orly, walang puhunan. Pinaalis na nga kami sa bahay. kung lugar naman, wala rin akong lugar. Nangungupahan nga lang eh, di ba? Parang gano'n. Pero sa tulong at biyaya ng Panginoon, ito yung bunga marahil na mula nung ako ay naligtas at hanggang ngayon. Ito na yung bunga at binihiyaan ako ng Panginoon ng isang trabaho, hanap buhay, negosyo. Masasabi nating negosyo na ito. At dito, nakita ko yung pagkilos ng kamay ng Panginoon na siya po talaga ang nag-bless nitong glass aluminum. In fact, wala akong alam sa fabrication, wala akong alam sa installation. Pero binigyan naman ako ng Panginoon ng mahuhusay at magagaling na kasama para naitayo ang negosyo nito. So, Brother Orly, exciting ang buhay Kristiyano. Yes. Meron nga, sabi mo nga, hindi naman yan smooth talaga. So, meron ka bang word of encouragement para sa mga nanonood sa atin ngayon na hindi pa mananampalataya? Well, una, ang masasabi ko, ang Panginoon, wala tayong ibang masisilungan. Walang nakasulat sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng bawat tao. Kundi yung pangalang Jesus. Wala nang iba. At siya yung ating Panginoon at tagapagligtas ng buhay na ito. Pangalawa, siguro ang isang challenge talaga na gusto kong ibigay din na encouragement sa mga hindi pa mananampalataya. Ang buhay na ito matatapos eh. Pero ang pag-ibig ng Panginoon magpawalang hanggan. Amen. Kahit na anong sitwasyon ng buhay natin, hindi siya malilimitahan. Imposible sa tao, posible sa Panginoon. Amen. At isang bagay pa na hindi ko makakalimutan, sabi ng Panginoon sa kanyang salita, I will never leave you nor forsake you. At mula noon, naalala ko yan hanggang ngayon. Hindi ako pinabayaan ng Panginoon kasama ng ating pamilya. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. At kung gusto niyo ng kapayapaan, siya yung Prince of Peace. Amen. Kung gusto niyo kung when it comes to money matters, siya yung Jehovah Jireh. Diba? Siya mag-aayos na lahat niyan. Yes, kung amen. Gusto niyo naman ng healing, Jehovah Rapha. Pinakamagaling na doktor sa lahat. Amen. Wala nang papantay sa kanya. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Salamat, Brother Orly, sa iyong testimony. So inspiring. At nakita po natin kung paano ka binago ng Panginoon, paano ka binless ng Panginoon sa panahon na ikaw ay nagiging Christian. Kaya, thank you so much. Purihin ang Panginoon na sabi mo nga, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon in any circumstance of our lives. Kaya, thank you, Brother Orly. Salamat, salamat sa Panginoon. Ayan, mga kapatid, isa ulit na testimony ang natunghayan natin ngayong gabi. Nagpapatunay na ang Panginoon po talaga ay napakabuti sa mga buhay natin. So, binibigay po natin lahat ng glory, honor, and praises to our God. And once again, we say that the Lord is so good, so good, wonderful, so wonderful, and so faithful in our lives. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. God bless us all.